may kopya tayo. Kaya di tayo maluloko sa ganitong ori na propaganda, mga kapatid. Hindi yon tungkol sa cross, kundi tungkol yan sa Revelation chapter 13 verses 17 up to 18. Walang binanggit na cross. May binanggit na tanda. Meron, pero walang cross. Dahil sa katotohanan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga Protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Okay, Brother Wendell, good evening, and then proceed sa topic, Brother Wendell. Good evening, Brother Jando. Good evening sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming sa Punto por Punto. Tuwing Miyerkules ng Abo, so Wednesday, ito ang paboritong paborito sa mga anti-Catholic na tuligsa, lalo na sa mga grupo na tatag ni Felix Manalo, ang Iglesia ni Cristo, na ang pag-antanda ng cross sa noo gamit ang kanang kamay ay isa daw tanda ng halimaw. At ito ang sinabi ng diakono ng Iglesia ni Cristong si Mr. Cesar Sineta. Kawawa po itong si Mr. Talibong. Isa na ata sa napakasamang magagawa ng tao ay ang magantanda ka ng Santa Cruz. Bakit po? Parurusahan po yan. Hindi utos po ng Diyos yan. Bakit sa aral ng Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo ang pag-antanda ng cross ay tanda daw ng halimaw? Dahil may ginagamit silang mga aklat katoliko na pinagchap-chap nila. Ito, Pasyon Kandaba, Siyang Inyong Pakinggan, at kahit na itong Discourses of the Apostles' Creed, ginagamit nila. At sa pagkakataong ito, ibubuking natin sila, mga kapatid. Dahil alam niyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Pero alam niyo ba, sa Ministry of Liberation, kahit sa deliverance, ang antanda ng cross, kahit pa Muslim, takot na takot talaga ang demonyo. Pansinin ninyo ito. So, sa Ministry of Liberation, grabe, yung demonyo na nanahan sa katawan ng tao, talagang takot na takot sa cross. Pero, alam nyo, ito ang cross na kinatatakutan ng mga fallen angels. Ito ang numero unong inaatake ng mga anti-Catholic. Kahit na si Kibuloy, inaatake niya yung cross. Kayo, tingnan ninyong sarili ninyo.
Kunin niyo ang krus sa inyong dibdib. O kaya pumunta kayo doon sa simbahan at tingnan ninyo si Jesus Christ nakapako, nakatingin sa inyo. O kaya pumunta kayo sa bahay ninyo na may altar at nandun si Jesus Christ nakatingin. At kayo ay nagsa-sign of the cross nakatingin. Sino ka sa harap ng Diyos? Tapos lalabas ka sa iyong pamamahay na para kang si Pariseong matuwid pa kaysa kay Jesus Christ. Kahit pa ako parang si Pariseo daw na matuwid pa kay Jesus Christ. Kailan ba nagiging matuwid yung Pariseo kaysa ating Panginoong Hesukristo? Sabi niya, tingnan niyo yung cross sa dibdib ninyo at kahit sa harap ng inyong simbahan, wala namang problema kung tingnan natin ang cross dahil ang cross para nating mga Katoliko ay isang tanda ng ating pagkakristyano, tanda ng ating kaligtasan. Pero, kung gusto ni Kibuloy na ipaharap tayo sa cross, ang tanong, haharap kaya si Kibuloy sa investigasyon sa Senado at sa Kongreso? Tandaan natin mga kapatid, mula pa noon, meron ng tanda sa noo at sa kanang kamay na binanggit sa Biblia. Sa Deuteronomio Kapitulo 6, Versikulo 6 hanggang 9, ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga damba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. So, merong tanda. Ano po ba yun? Kung gusto nila letra for letra, ano po yung tanda na yon? Sige, pakinggan natin si Mr. Parba bago natin ituloy yung paggamit nila sa mga aklat Katoliko bilang propaganda. Ito ay salin at mayroon po ito, yan, no? may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. So, may nabasa pala sila na tatakan ng krus ang noo. Away, di po ba gusto nila letra po letra? Eh kung letra po letra ang batayan, nanganganib sila dahil nabasa mismo ng kasama nilang ministro ang letra po letra ng pagtatak sa noo, yung cross. At itong sign of the cross, ang pag-aantanda ng cross mga kapatid. Ito ang paulit-ulit na inaatake ng mga anti-Katoliko. Na ano daw, ito daw ay bilang ng hayop, tanda ng halimaw. At ang bilang na ito ay 666. Tanda daw ito ng antikristong hunghang. At ginagamit nila ang iba't ibang mga aklat Katoliko mga kapatid. Ating ipakita kung anong mga aklat at ating sasagutin punto po punto. Dahil matagal na paulit-ulit inaakusahan tayo nitong Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. At kahit na, ang dating daan noon si Elisio Soriano, kung anong aklat ang ginagamit ng INC, ganun din ang kinopya ni Elisio Soriano. At kahit wala na si Elisio Soriano,
nagpatuloy pa ang mga pagtuligsa sa pananampalatayang Katoliko, mga kapatid. So, para patunayan na ang cross daw ay tanda ng halimaw, ano ang gagamitin nitong mga ministro ng INC, mga kapatid? Kung kayo ay inusinti sa pananampalatayang Katoliko, nanganganib talaga kayo na matangay sa ganitong oring propaganda. Gagamitin nila ang Apocalypse Kapitulo 13. Pakinggan natin ang ministro ni Felix Manalo. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at sa kasaka ng kamay, ano yun? Biblia po. Apokalipsis po, 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa at ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Pero yun po pala, tanda ng nadaya. Nadaya ng bulaang propeta o bulaang tagapangaral. Sa Biblia po yun. Ngayon, balikan po natin. Eh, ba't ba? Gumagawa ng ganun ng pagkukusang Iglesia Katolika Romana. Oh, yun. Ang paggamit sa Pahayag Kapitulo 13, versikulo 16-18 ay iniugnay sa pag-antanda ng cross. Kaya ang konklusyon, napakalinaw. Yung ginagamit ninyong pag-antanda, kanang kamay at sa noo, taglay ang bilang ng halimaw. At yun ay ang 666. Kaya natupad sa inyong mga Katoliko ang nakasulat sa Biblia. At di lang yan. Gagamitin nila itong aklat Katoliko, siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko, pahina 11 ni Father Enrique Demon, upang patunayan yung kanilang, matapos gagamitin ang Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16-18, gagamitin nila, ipagtagpi-tagpi nila ang mga aklat Katoliko. Ano ang nakasulat kasi sa naturang aklat? Ito. Ito po itong aklat Katoliko, sa inyong pakinggan, aral Katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-cruz. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yan. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong relihiyon nun? Yan. Ginagamit nila ito, mga kapatid. Yung iba pang mga aklat, no? Yung pang ibang mga aklat, i-presentar natin dahil pagkatapos nilang gagamitin ang aklat na siya ang inyong pakinggan, ang konklusyon kasi nila, ay di po ba malinaw, kanang kamay at noo, tugmang-tugma sa binasa natin sa nakasulat sa Revelation chapter 13, verses 18, verses 16 hanggang 18. At ayon sa kanila, ano po ba yung tawag sa pag-antanda sa kanang kamay at sa noo? Gagamitin na naman nila ang isang aklat Katoliko na kung ikay inosinteng inosente, delikado talaga. Ano ba ito? Pasyon Candaba. Ano po bang nakasulat sa Pasyon Candaba? Pakinggan natin. Tawag nilang Mahal na Araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Oh. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Ngusay kumanta si Ka Joel. Kaya lang, huwag na po. Baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po
sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya noon? Babasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal, magantanda, sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga ay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Hindi po kami may sabi. Basahin po niyo yung pasyon ninyo sa bahay. Pahina 207 po. Yung may tanda daw o nagkikintal sa noo at kanang kamay, sukat pagkakilalanan, sila anya'y kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Ang galing talaga mag-research nitong mga ministro ni Felix Manalo. Ang galing mag-research, hindi lang magaling umintindi sa kanilang binasa. At pagkatapos nila gagamitin itong Pasyon Candaba, ang konklusyon nila, di po ba napakalinaw batay sa Pasyon Candaba? Libro, aklat ito ng paring Katoliko, tugmang tugma ang nakasulat sa Apokalipsis, Kapitulo 13, versikulo 16-18. Kaya, ang kanilang propaganda, kayong mga Katoliko, dapat matakot na kayo sa pag-antanda ng cross sa inyong noo. Bakit? Balikan natin si Mr. Sinita. Ano daw ang pahayag ni Sinita? Kawawa po itong si Mr. Talibong. Isa na ata sa napakasamang magagawa ng tao ay ang mag-antanda ka ng Santa Cruz. Bakit po? Parurusahan po yan. Hindi utos po ng Diyos yan. Bakit paparusahan daw ang mag-antanda? Meron ba mabasa? Pag mag-antanda ng cross, paparusahan? Wala naman. Pero ang gagamitin nila, mga kapatid, ang pahayag Kapitulo 14 sa pasigaw-sigaw nilang pagbasang ito. Ang 11, at ang ibang anghel, ang pangatlo'y sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Sandali muna, may nasilip akong nag-comment dito, mga kapatid, sa Pananampalataya at Katuwiran Facebook Live. No? Acknowledge muna natin, ha. Sabi dito, si Juanday Sultan, Muslim ito. Ito sabi niya, bakit daw Talibong, bakit daw hindi pinagbigyan si Indasan? Una, ang kasunduan namin ni Indasan sa Dimate dito sa Samis. Pero, pinalitan nila ng venue diyan sa Cotabato daw. Pabot mo kay Indasan. Mag-usap kami. Tinatanggap ko ang hamon niya sa Dimate. Pero ang venue, ito ay pinag-usapan na namin ni Father Darwin. Ang binyo ay mangyari sa Tagbilaran City. Hindi sa Cotabato, ha? Sa Tagbilaran City. Yan po. Okay, tuloy natin, mga kapatid. Yung paggamit nila ng mga aklat Katoliko sa paninira sa Pananampalatayang Katoliko, dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid, na kulang ang kaalaman. Okay, isa-isahin natin yan. Una, ginagamit nila ang aklat na siya ang inyong pakinggan, ang aral Katoliko ni Father Enrique Addimon, mga kapatid.
Pero, tingnan natin, balikan natin. Ano ba ang nakasulat sa siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko? Ito. Ano po itong aklat katoliko, siyang inyong pakinggan, aral katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya. Ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-cruz. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong katoliko. Totoo okay. Naman po yan. Mga kapatid, napansin nyo, paggamit nila sa naturang aklat, tama naman ang nakasulat. Pero iniugnay nila ito sa Apocalypse Kapitulo 13, versikulo 16-18. May nakasulat ba sa Apocalypse Kapitulo 13, versikulo 16-18 na yung tanda na yon ay cross? Balikan nga natin. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at saka sa kanang kamay, ano yun? Biblia po. Apocalypse po. 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa at ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Oh, so, ituloy sa 18. Yon ay tanda ng halimaw. Ang tanda ng halimaw ay 666. Hindi po nakasulat sa Apocalypse Kapitulo 13, versikulo 16-18 na yon ay tanda ng cross o sign of the cross. Kaya hindi pwedeng iugnay sa Apocalypse Kapitulo 13, versikulo 16-18 ang sign of the cross dahil pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo at hindi pangalan ng halimaw. Ginamit nila, balikan natin, ang Pasyon Candaba. Ito'y panahon pa ni Felix Manalo, ginagamit nila itong propagandang ito, mga kapatid. Tawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Oh. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Musay kumanta si ka Joel. Kaya lang, huwag na po. Baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya noon? Babasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal, magantanda, sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga e kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Yun. May pasigaw-sigaw pa ang ministro ni Felix Manalo, pero wala ding binanggit na salitang cross sa referensya na Pasyon Candaba na ginagamit nila. Kaya ang referensya ay nagiging diferensya. At hindi cross ang patungkol sa Pasyon Candaba na binanggit, na kinukot ng mga anti-Catholic tulad sa Iglesia ni Cristo, kundi yon ay tungkol sa halimaw na binanggit sa Revelation chapter 13 verse 18, mga kapatid. Pero kung tingnan natin ang nakasulat sa Pasyon Candaba tungkol sa cross, mga kapatid, ito iniiwasan nila. Nasa Pasyon Candaba na referensya na paulit-ulit nilang binasa. Ano po ba ang mabasa natin sa Pasyon Candaba? Pahina 219. Ito. Ang daing ko'y kaawaan na makamtan mo
ang kanan maging iyong pakinabang. Nang sa krus mo'y pagkamatay at sa gloria kong walang hanggan. So, yun ang patungkol sa krus. Pero yung ginagamit nilang Pasyon Kandaba, na may kopya tayo. Kaya di tayo maluloko sa ganitong uri na propaganda, mga kapatid. Hindi yun tungkol sa cross, kundi tungkol yan sa Revelation chapter 13 verses 17 up to 18. Walang binanggit na cross. May binanggit na tanda. Meron, pero walang cross. At ang tanda na binanggit ay hindi naman imposibleng cross yon. Bakit? Dahil alam natin, napaka-biblical yung cross. Paano masasabi natin napaka-biblical ang cross? Ay, sige. Balikan natin si Parba. Eto. Ito ay salin at mayroon po ito, yan o, may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimator ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Jose, ministro mismo nila ang nagbasa tungkol diyan, mga kapatid. Kaya hindi ang cross ang binanggit sa Revelation chapter 13 verse 18, mga kapatid. At hindi lang yan, kung gagamitin natin ang unang Korinto kapitulo 1 versikulo 18 sa standard Filipino standard version, ito ang ating mabasa. Sapagkat ang mensahe ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit para sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Nako, sino bang tatamaan nito? Yung mga allergic ng cross, ginagamit nila ang mga aklat katoliko laban sa atin. Ngunit, hindi history ang kanilang binabanggit, mga kapatid. Referensya na ginawang diferensya. At yung history ginawang his story. Kaya gagamit tayo ng history. Europe Before Modern Times by O'Brien, page 194. The sign of the cross and the veneration of the martyrs come from the most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. Oh, ito naman sa grupo ng Seventh-day Adventist, Sunday was kept holy from the time of the apostles. At ang sasagutin ko sana, yung mga bugos na kotisyon ng Seventh-day Adventist na mga aklat daw katoliko. Pero naalala ko, abay, Miyerkules ng Abuna bukas. At isa sa mga palaging paulit-ulit na tinutuligsa nila, mga kapatid, yung sign of the cross na tanda daw ng halimaw. Kaya ito ang ating sasagutin. Okay, balik natin, no? Yung Apokalipsis kapitulo 13 versikulo 16, mga kapatid. Ano po ba nakasulat sa Apokalipsis kapitulo 13 versikulo 16? Meron bang nakasulat diyang pag-antanda ng cross? Ito ang nakasulat, malinaw. Revelation 13:16. He also forced everyone to receive a mark on his right hand or on his forehead. So, pansinin ninyo, ang mabasa diyan ay or. Kung or ang ginagamit, nagpapakita lang, mga kapatid, na either. Ibig sabihin, alinman sa dalawa.
Ibig sabihin, isa lang. Kung ikumpara natin mga mahal na kapatid, ang Revelation chapter 13 verse 16 sa sign of the cross, abay, napakalayo at hindi tugma dahil parehong tatlong kailangan gagamitin sa sign of the cross. Yung dibdib, balikat at noo. Ang tanda ng cross, mga kapatid, ginawa natin sa noo, sa dibdib, at sa mga balikat. At tatlong maliliit na cross, mga kapatid, sa noo, sa bibig, sa dibdib, ay nagpapahayag ng pananampalatayang eto, na pagbigkas ng antanda ng cross, mga kapatid, sinasabayan natin ang panawagan sa Santissima Trinidad sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Espiritu Santo. Hindi yon tanda ng halimaw. Kaya kailangan na mag-aral talaga sa history, sa Biblia, dahil kung tingnan natin ang mga pagpatunay sa mga Bible scholars, sino ba ang katuparan sa 666? Tingnan natin sa 17, walang sino mang makapagbili o makapagtinda kung walang tatak sa halimaw. Eh, kailan ba nangyari na di ka pwedeng bumili, di ka pwedeng magbinta kung hindi ka magrunong mag-antanda ng cross? Isip-isip naman pag may time. Ayon kay Bruce Mitchger sa Breaking the Code, mga kapatid, Understanding the Book of Revelation, ito ang mabasa natin. Who is the satanic beast symbolized by the number 666? Over the centuries, a very great deal of ingenuity has been expended in attempting to answer this question. A further complication arises from the fact that some ancient manuscripts of the Book of Revelation gave the number as 616 instead of 666. Among the names and the titles have been proposed to solve the cryptogram, the most probable candidate is Emperor Nero. If we add the numerical values in the Hebrew spelling of the name Neron Kisar, we obtain 666. On the other hand, since his name can equally will be spelled without the last N, if we omit the final N, the total will be 616. Yun ang mabasa natin sa kasaysayan. At ang katuliko nga, ang numero uno na tinutuligsa, pinipersecute sa paganong Roma. Noon, ayon sa Collier's Encyclopedia, Volume 5, page 26, Paganism was the official state religion. Christianity was suspect and Christians were subjected to persecutions. Ano ang dahilan kung bakit tayo pinipersecute noon sa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Kaya, yung sinabi nila, mga mahal na kapatid, na ang tanda ng halimaw ay ang sign of the cross, ang pagandanda ng cross, yun ay bunga lamang sa maling akala o kaya'y
pilit nila talaga na binaluktot dahil sa kanilang propaganda laban sa ina nating simbahan. Tandaan natin, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa mga kapatid nating kulang ang kaalaman. Di nyo ba pa na subukang itanong bakit yung mga nasaniban? Ang mga demonyo ay takot na takot sa cross. Bakit itong mga anti-katoliko, kahit na si Pastor Aboloy, Pastor Kibuloy, ay galit sa cross. Yung mga anti-katolik, galit sa cross. Kung si Sinita pa, kawawa po itong si Mr. Talibong. Isa na ata sa napakasamang magagawa ng tao ay ang magantanda ka ng Santa Cruz. Bakit po? Parurusahan po yan. Hindi utos po ng Diyos yan. O sige nga, asan mabasa sa Biblia na ang pagantanda ng cross ay papaparusahan? Kung parusahan ang pagantanda ng cross, ipaano mo i-reconcile yung pahayag mismo na binasa ni Ramel Parba? O ay salin at meron po ito, yan o, may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Naku, biblical pala. Ang di mabasa sa Biblia na yung pag-antanda ng krus ay paparusahan ng Diyos. Yun ang imbinto lang at turo ng tao. Kaya bukas mga kapatid, Miyerkules ng Abo, lagyan ang ating mga noo ng abo na cross. Palatandaan sa ating pagsisisi, sa ating pag-ayuno, prayer and fasting, and not only prayer and fasting, but also mortification. Because not only fasting, but also almsgiving. Yeah? Because fasting and almsgiving are the wings of our prayers. Maraming salamat po sa lahat. Sana na sa ating pagtalakay na ito ay mamulat ang mga kapatid natin na biktima sa maling akala.